ng immersion ng MPNAG. Ayan, dito ngayon. Dapat medyo malakas ka, para nag-direct lang dyan. No, ma'am Jill. Madaming mga parents. Maya-maya mga friend, mag-start na yung meeting ng immersion ng mga estudyante. Kung saan sila naka-assign na mag-OJT. Gato? Kami po ay nagaganap at nalulugod na kayo ay tanggapin sa ating paaralan. Alam ko po na kayo ay mahalaga mga oras pagkat meron tayo yung mga kanya-kanyang gawain sa bahay. Subalit, kayo po ay nandito upang umaten sa isa sa napakahalagang pagpupulong, no? Na may pamagat na work immersion orientation. So ito po ating orientation ay napakahalaga sapagkat ito po ay magbibigay sa atin ng mga impormasyon at ideas, no? Kung ano po ang mangyayari sa ating work immersion, no, sa ating particular, sa ating mga grade 12 students. So mamaya po, may mga speakers po regarding the work immersion. Mga magulang, huwag po kayong mahiyang magtanong, no? Para po, mas lalo natin maintindihan yung mangyayari po dito sa ating work immersion after na ang matagal na panahon na hindi nakalabas yung mga bata natin, no? So, ulitin ko po sa kanan ng panunuan ng mataas na paaralang mental ay Gonzales, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at humihingi na paumanhin sapagkat napaka-init ngayon, ano? Pero ganun pa man po, tuloy-tuloy lang po tayo. No, kaya-kaya po natin yan. So maraming salamat po at mabuhay po tayo naman. Alright, thank you so much for that welcome remarks and also for giving the overview of our program. So, work immersion means to provide senior high school learners with opportunities to become familiar with the workplace, for employment situation, and to apply their competencies in the areas of specialization, applied subjects, and authentic work environment. They also solve curriculum attendance problems to the Bureau of Curriculum Development as it issues the funding guidelines as basis for the work in the implementation of all senior high schools during the crisis situation. Therefore, work immersion must be flexible enough to meet the complex setup and needs of learners, schools, and parents, institutions in our country. So now,
valuable insights of power to love. Without further ado, may it's my honor to introduce to you our first speaker. His name is today's Doctor of Philosophy, Teacher in Educational Policy and Advocacy for the Universidad de Manila, City of Manila, National Capital Region, Philippines. He obtained his Master's in Educational Management in Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. He finished his PhD major in English at the Pakistan State University, Tehran campus. At present, he is Master Teacher 2 in Senior High School Department and Work Immersion Local Person. His work as a teacher and as a local person opened various opportunities from the nation, regional and international levels. He has been taking this outside MPNAG and invited as a member of this research panel in college and university, namely, Rizal Technological University and the Olorio Mangangamigas Institute of Science and Technology. He is also a non-qualified English mentor and specialist of thesis and dissertation of select graduate school students in the University of San Tomas. A motivated speaker in the Division of Mental Health, he published his practical research test questionnaire in the California University and was used as reference work by various teachers online. Kasi mainit kasi bu. Dapat kanina pa nila yung inayos. Alam naman na mainit buong banda eh. He is supported by the International Capital Region in the operation of Global Telecommunications as Global Digital Teacher in 2010 and Outstanding Teacher in MPNAG 2015. Now may I call on Dr. J.P. Jacobs. Thank you, Ma'am Jeanette Leiron. Muli, magandang hapon po sa mga magulang and guardians na naglaan ng oras sa kanilang mga anak. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din sa mga estudyante na binigyan ng power or ng permiso ng magulang para umatid. For some reason, for obvious reasons, hindi makapunta ng magulang. So, makikinig lamang po kayo. Babalikan ko po, pre-pandemic, itong situation na po ito during pre-pandemic ay ganito po ang nangyari. Pre-pandemic, we have 2017, school year 2017, 2018, 2019, 2020, bago dumating si COVID. Ang mga magulang ay nakaupo sa teachers or maliit pa ang population before. I also delivered same orientation with the parents about work immersion. Hanggang dumating po ang COVID-19, nagkaroon po ng puntos ang jacket na gawin lang po sa bahay. Yung mga nauna ng grade 12 learners, hindi tapigil ang kanilang work immersion. Pero that time, during the pandemic, 2019 to 2021, sila po ay nasa loob ng bahay at gumawa po ang kanilang intervention lamang para matuloy yung work immersion. Dahil ang work immersion ay requirement at kailangan makakapasan ng bata. Kaya gumawa ang MPNAG ng education para matuloy yung work immersion. This day, we are so lucky. Masaya, maswerte ang ating mga mag-aral because the post-pandemic transition is now happening, kaya nag-luwag ang ating gobyerno at narito tayo ngayon para sa orientation. Palakpakan naman natin ang sarili ko at hindi ko inaasahan, hindi natin inaasahan ang mga program ay worthy of our participants. It only goes to show the parents na kayo ay interested at willing to cooperate. Tama nga yung sabi ng ating speaker, ng ating MC kanina. Diba? Education of our learner is a combination of motivated teachers, diba?
high-qualified or motivated students and enthusiastic parents. So I assume lahat po kayo enthusiastic at nagagalak to listen. May I invite everyone to sit back, relax, at makikinig kayo sa ating orientation. My topic that I'm going to immediately discuss or share with you ay ang tinatawag natin DepEd Order No. 30, Series of 2017. So, simplify ko naman po ang DepEd Order, mga important points naman. Yung lamang punto, mga punto na dapat malaman ng ating mga tatong, ng mga magulang, at ng mga ibang mga guardians. Next slide po. Ayon po sa ating DepEd Way Back 2017. Yan, sabi po dyan, work immersion refers to the part of senior high school. Ang work immersion po ay parte ng curriculum ng ating mga anak sa grades 11 and 12. Sa ibang school, nagsisimula po ang work immersion during grade 11, 7th semester. At sa ating naman po, we decided to have it done during the 2nd semester. Next slide po. Yan, ang sabi ni DepEd Order, ito po ay nararapat maipasa ng mga estudyante sa loob ng isang semester. Ang work immersion po ay ang counterpart nito pag tinatanong natin ang ating mga anak na nasa kolehiyo ay OJT. But ito po ay fewer number of hours, mas maiksi. So hindi siya matatawag ng OJT kasi ang OJT po ay mas marami ang number of hours na i-google. Walang po lang marami papaaral sa college at nag-aral ng college siya. May mga idea din sa OJT. So we would be using the word work immersion. So we should not use the word OJT, hindi po applicable sa senior high school. Ang tawag po sa 2 weeks na work immersion ay paglabas ng mga bata ay work immersion. So hindi ko po isa-isa ang word by word. So kung ano po yung nabibigyan sa akin, yun po ang sinasabi ng ating DepEd Order. Okay, next po. Yan. Ano ba ang naging, sabi nga dito, develop in learners the competencies, work ethics, and values to pursuing further education or joining world of work. Ang ating senior high school po, matatanda niyo po kung mga alala niyo, meron po 4 exits. 4 exits po, education, sila po yung mga mag-pursuit ng college years po nila, business, yung mga mag-business, or entrepreneurship, at saka po yung sa work immersion or work, working environment. So, more pwede silang mag-manage ng isang business. So ngayon, kaya po nagkaroon ng work immersion, paano po ma-ready po ang mga bata kung sila po ay mag-design mag-work, kung sa kanila, or mag-design na magpahinguna, although hindi naman sinasabi na lahat ay hindi dapat mag-work immersion. Kaya na required. Pinapa-experience lang po ang work immersion na to sa kanila. Yan. Ito rin ay considered na required. Nabanggit po kanina. Ito ay required. Kaya kung may nandito ngayon, kailangan po namin na yung tulong bilang magulang or guardian para i-remind sila kapag sila po ay nasa labas. I-remind po sila na gawin ang task nila sa kanilang work immersion. Kasi po ay required something. Dahil po kapag sila ay nagkaroon ng failure, failing grade sa labas, nagkaroon po ng problema. Hindi po pwede mag-work immersion ang isang bata kapag meron hindi niya natapos at least 5 specialized subjects. Okay, alam ko na mga anak natin yan na sila ay allowed mag-work immersion kapag nakipasa nila yung specialized subject. Kung matatanda ninyo yung bar natin, mayroong core subject, alala niyo po, may applied subject, at saka specialized subject. Ano po ang ground ng work immersion? Yung applied sa high specialized subjects po. At least 5 specialized subjects para mag-qualify yung anak natin sa work immersion. Kung pang 5 niya, yung first semester, so pasok na po siya. Kaya po nandito po kayo lahat ngayon sa work immersion. Yan. Ayan, ang objective ng work immersion, sabi dito, to become familiarized with the workplace. Noong araw, maswerte tayo kapag tayo ay nakapag-kolehiyo. Tama? Noong araw, maswerte tayo kapag tayo ay nag-OJT. Ngayon, hindi na ba po ang ganyang pagkakataon sa ating mga anak? High school lamang, sila po ay pinaparanas
pinapa-immerse, the word is immerse. Pinapapunta sila doon sa kanilang workplace o sa kanilang sa specific office sa kanilang pupuntahan para ma-apply ang natutunan nila sa specialized subjects. Kasi theoretically, conceptually speaking, alam na ng bata, yung kanilang gagawin. Pero para mas ma-double check or ma-validate kung na-apply ba ng bata ang kanilang napag-aralan, sila ay palalabasin using the word immersion weeks. Pero bago po sila palalabasin, meron tayong tinatawag ngayong third quarter. Third quarter, sila po ay nag-undergo ng pre-immersion. Ang sabi pre, bago ang immersion. Ano po ang nangyayari during the pre-immersion? Ang pre-immersion po, inire-ready po namin sila sa iba't ibang mga concept, iba't ibang mga theory, halimbawa ng mga tinuturo ng mga word immersion teachers. At ibigay mo ng halimbawa. Sila po ay naturuan kung yung mga word ethics, yung tamang ethics sa loob ng workplace. Siyempre, number one, ang tinuturo namin, at alam ko, agree kayo sa akin, yung attendance sa trabaho. Tama mali? Ayan, lagi po namin nare-remind na attendance is a must. Kapag lagi kang late sa trabaho, anong sasabihin ng manager o boss ko? Siyempre, kung sobrang mali na yan, isa lamang sa mga work ethics, honesty, ano ba, yung proper dress code, gender sensitivity, and the rest of things, information, na kinilang malaman. Sila po ay mag-undergo ng pre-immersion seminar workshop after homecoming. Bago namin sila palabasin, magbibigay kami ulit ng final seminar reminder sa kanila para hindi po sila ma-feeling strangers dun sa workplace. So, ito ay makikinig sa iba't ibang speakers din na mga qualified speakers na mag-deliver nito na din ang topic dito sa work ethics, mga different forms, mga iba't ibang requirements na hindi na mag-inom sa employers, ang tawag niya pre-employment, di ba? Requirements ng medical certificates, di ba? Mga MPI, police clearances, ituturo rin po sa kanila during the work of the pre-immersion program. Nakakaroon na nagiging spoiler na ang motivation na to sa mga ano, sa mga estudyante, which is supposed to be wala nang diploma doon. So, alam niyo naman nangyayari sa pre-immersion. No, that is going to happen on the after Holy Week. So, doon naman natin orientation. So, number two, for employment simulation. May mga schools, alam niyo ba, maswerte tayong MPNAG? Maswerte tayong MPNAG because pre-pandemic, nakapag-come up tayo ng 15 work immersion partners. Palang-palang po natin. 15 work immersion partners. And, for your information, in-progress po or ongoing po po ang renewal ng memorandum of agreement natin. Bakit po, nakikipag-communicate ulit kami sa mga companies, school partners, or industry partners. Mamaya, identify po mamaya kung sino nga ang tinutukoy ng industry partners, school partners, yan. Ngayon po, kasalukuyan po kami nag-re-review ng memorandum agreement dati. Expired na po, nag-lapse na po ang memorandum agreement dati before that it started way back 2017, 18, 19, 21, 22. So tapos na po siya. So kaya kailangan namin mag-report niya. Hindi namin sila pwede palabasin kasi wala po memorandum agreement na nag-agap. That is illegally binding both parties. Importante po yan. Kailan po may nakakaalam po ng SOP. Mawala po pala basin na estudyante. Kaya wala po, memorandum of agreement. At pag for employees sa innovation din, sila po ay makakaranas doon minsan na hands-on para nag-asalita. Kung sila ay nasa cooking room, sila po ay pupunta sa kitchen. Yan. Kung sila ay nasa academic world, sila po ay gagawa ng paperworks. May mga mapupunta po na sa legal department, sa UBP, yung mga future lawyers natin. May mapupunta rito sa iba't ibang business establishment to see yung reality. Ang tawag po doon yung parents and the teacher parents na dito ngayon, ay authentic learning po. Bakit po? Sa UBP, dapat hindi lang dapat concept pa lang ng bata, hindi lang dapat theory para mas maging makatotohanan ang
nila natutunan, dapat nararanasan nila. So that is worth immersion. Authentic learning. Okay? Next, to apply their competencies in areas of specialization. Applying subjects, authentic learning, and awareness. So, ang alam natin ay meron tayo, mga mabata ay meron specialist subjects. Kagayangan sa anong stranga? Hume, anong specialist subject na alala mo? Trends. Ano yung trends? Aalim mo yun? Trends? Diba? Ibang magulang nyo. Ano yung trends? Nakalagay ba ng trends? Patungkol saan ng trends? O dito, dito tayo. Specialist subject. Ano ang pinaka-tinituro doon? About social sciences and about speaking of something like that. Okay? About social sciences. Yan, sila pa Hughes. So pwede sila po ma-assign sa community service, sa daycare center, yan, magtuturo ng mga children, yan, sa mga activities po, mga ganyan mga activities. Ang STEM naman, ano yung pinaka-specialized, what specialized subject? Natin. General chemistry, right? Nakipag-pilot po kami sa UNILAB. Sana po malambigan namin ang UNILAB para mapunta sila hanggang nila yung kanilang natutunan sa general chemistry. Yun po ang ibig sabihin ko. Kung ano po yung special subject nila, inirelate namin, ikinoconnect namin sa kanilang work immersion. Kasi po, sila po ang ating mga anak ay future engineers yan. Future chemists, future teachers, or future professionals. At least, kahit paano, this work immersion program of the Department of Education will help them to motivate, to boost their confidence, to be able to push their academics to paano. Or hindi man, at least maranasan nila yung trabaho na pinapangarap nila. So hindi po ang purpose of authentic. Next! Yan! To achieve those objectives, work immersion is therefore a requirement for graduation. Well, yun yung sasabihin na, work immersion lang yan. Kaya, hindi ko ako papasok bukas kasi work immersion lang. Kung wala kang ginagawa nyo kasi hindi pa ginagawa lang nila eh. So please, I am appealing. Ako po yung nakikiusap sa ating mga kapwa parents. I-monitor po natin ang ating mga anak because, sabi ni Depe, ito ay requirement for graduation. Ibig sabihin, kung kulang ang work immersion subject, naturalmente hindi ka basa-basa akit ng stage. Maaaring magkaroon lang ang grade online. Right? So, actual work environment such as workshops. Ang nangyayang, yung mga pinakausap namin pwede itong workshops, katulad ng arts and design, I heard, the art. Ang arts and design, where are the arts and design parents? Oh, arts and design. Yan, nagkaroon po kami ng conversation, small talk with Mr. Arnold Cataluna and few of teachers. Sila po ay ma-assign sa theater, sa Kimang Radio Castillo, etc. At sila po ay pupunta rin sa barangay. Yan, workshops. Sila, hindi ba naman offices? Yung mga office works, kailangan nilang experience. At i-detect yung actual work environment next day. So yun po ang intention ng work immersion. Yan. Next po, Mr. Ayala. Yan, sabi dito, though the intention of work immersion is to provide the learner with opportunities to become familiar with the workplace, signing, employment, and to apply their competencies in areas of specialization like subjects in actual work environments, then ed recognizes other options that equally prepare learners for all curriculum places. So may mga other options po ang schools. So, diba, sa school lang sila, nag-simulation, simulation room. Pero sa MPNAG, pinaparanas namin yung actual world of work. Yan. Marami. Yan. Ito po. For all tracks, school may opt to devise unique delivery model with a minimum of 80 hours up to maximum of 320 hours. Ang scheme po na ginagamit ng MPNAG ever since the work version started ay yung 80 hours. 80 hours, kapag yan ay 8 hours a day, so papasok yan ng dalawang linggo. Opo,
Yan ang speaker ng Immersion. So, may mga companies na 8 hours, may iba naman 6 hours. Depende sa skill. Basta po, nakompleto nila ang 80 hours. Hindi po sa sobrang sa 80 hours. So, goes from hindi na. To be specific, dalawang linggo. Monday to Friday. Yan. 80 hours na po yan. Sino-sino naman ang pwede mag-qualify ng 320 hours? Ito po yung ibang skill po yan, lalo na pag-tempo. Usually, sa probinsya yan. Okay? Sa grade 11 pa lang, yung first semester nila, pwede silang board number 7. For a second sem, next-time na sila, tapos first sem ulit, hanggang sa second sem. Hindi sa mabuo yung 320 hours. Pero sa atin, bakit 80 hours na lang? Dahil pinilitin po naman yung pagkakataon na gawin po nila ang kanilang requirements sa kanilang academics. Hindi lamang po ba si word version ang kanilang subject. Okay po? So, yun po. Anyways, sa internet, minimum number. So, pwede na yan. Pwede na kumasa si bata kasi na nakuha niya ng 80 hours. Kung gumagawa talaga siya sa word version po sa labas. Kaya paano na kung word version na pero hindi naman pala sumahin, absent, or so, kailangan pamit natin yan. Yan, sa TVL learners, nasaan ang TVL parents po? TVL parents. TVL. Nasaan po sila? Ayun, marinig po ba ako TVL parents? Yan. HE, sorry. HE, yan. Sabi dito, shall have completed the required learning competencies of a particular specialization. Meron si, kung hindi ako nakakamali, meron silang 3 FPS sa front office. So sila po ay tinray ng ating mga highly competent or highly proficient teachers sa FPS, sa community at sa FOS. Sila po ay pwede ma-assign sa restaurant, sa hotels. Yan. Mga mamaya malalaman ni mamaya ko ano yung mga partners na. Pwede ko naman sabihin. Meron kami partners sa Lancaster Hotel sa Shaw Boulevard. Nalagay po yung sa Lancaster. Then sa restaurant naman, may mga maxes, sa shakings, ano, pupunta sila doon. At HE. All people learners shall have completed the required learning competencies. Okay, nabanggit ko na. The duration of specialization for TVL shall be considered sa loob ng school. But then, dahil mas gusto namin, authentic, pag sila authentic, nararanasan nila ang totoo, ang kanilang specialized subject. Ano ba yung specialized subject ng ABM, ma'am? May ibang isa? Bookkeeping. Yan. Sila po ay ma-assign sa, usually sa mga Regional Finance Corporation, then sa may event, apat ng event, alam niyo po yun, malapit sa Robinsons, may RFC po dyan. Partner po rin namin sila matagal na. Meron din po kami partner sa mga ABM, RBS, Rizal Business Accounting Firm. Ha? Sa accounting firm siya. Sa may isang walk-in. So, yun po. Totoo po, makaranasan po niya doon. Sa Humanities and Social Science track, nagkakang Hume's Parents. Hume's Parents, marami sila naman po. Ang sabi dito, learners may take culminating activity. Noong pandemic, ginagawa namin yan. Pero dahil nais namin iparanas ang totoong world order, sila ay palalabasin namin sa community service tayo sa daycare, na daycare center, sa pagdito ng abis. Yan po. Doon po sila pwede mapunta. At may isa po kami winawork na partnership, hindi pa po pwede i-announce kasi wala pang formal ceiling, hindi pa po sealed, kaya hindi pa pwede i-announce. Sana mag-pull-off namin. Next, si STEM naman. STEM parents. Yan. Ang mga STEM, sabi dito, ang STEM daw ay may take what? Mga wala. May take relevant subjects
research, pwede mag-research. Pero dahil purgang-purga na sila sa research, alam niya, kaya ikukwento sa inyo mga, may kukwento sa mga alam natin. May mga maraming sleepless nights. Tama? Yan. Pwede naman namin gawin yun. Yung capstone na tinatawag, mag-research na ulit. Pero hindi namin yung gagawin. Sila ay malalabasin namin, pwede silang mapunta sa Manila, pwede silang mapunta sa City Health Office, yung sa Blue Building, sa Engineering Department, nire-relate namin. So yun po ang kanilang mga ilan lang sa mga pwedeng puntahan. So hindi natin muna sila mag-research kasi alam ko, unang-unang-unang na sila. Pwede pumasok na sila sa research. Pero walang masama sa research. Gusto lang namin, ang intention lang namin, ma-realize na ma-experience nila kung apakano na ba kami sa doktor. Loading those na ginagawa ng nurse, yung pharmacies, you know. Next, ang general academic strata, ito yung pinakamatatalino magagaling na strata daw. Kasi lahat nasa kanila. General academic strata. So, learners may take research, balitan yan. So, ang general academic strata, pwede yung culminating activity. Ang general academic strata, depende po yung sa lugar. Sa Mandaluyong, iba ito po ang specialization ng GAS. Meron silang MPS. Tama ba? Sir? Kaya pwede rin po silang ma-assign sa hotel. Okay? Meron silang BRR. Tama? Yes. Yeah. Pwede silang ma-assign sa BRR office ng Mandaluyong. Yeah. Meron silang applied economics. Ano ang ginagawa sa applied economics? Applied economics. Nakalimutan nila. Alam na ba si Tay natin ito? Sa word immersion? Miss Ligataras? Applied economics. Sino ang ginagawa sa applied economics? Ano ang ginagawa sa applied economics? Business. Yan. Correct. So, pwede rin sila sa, pwede rin sila sa business permit. Ano, di ba? Next. Sports. Wala tayo sports track, no? Saan tayo? Arts and design, making performing arts for production of exhibit for arts production. Sayang na po dito eh. Before pandemic, nakapag-sealed kami ng agreement sa CCP before pandemic. Kasagawa ko yung February noon, tapos yung March, hindi na pinatuloy kasi nagdigaw kasi COVID. Sayang. Pero yung updates dito, mag-skill level lang muna siya for sa division ng Mandaluyo, for sa division ng Mandaluyo. And then next, the activities in all tracks can be performed in different schemes which include in school. Pwede rin po yun, work version po, pwede rin po sa loob ng school. Magkakaroon ng simulation, kung kumbaga, office ito ng ABM. Pwede rin po home base. Ginawa po namin yan noong pandemic. Naging home base po ang work immersion. At community base. Or and school industry partnership. Ito po, MPNAG. Nandito po tayo sa school / industry partnership. Mas ito po ang pinili natin. Ulitin ko po, dahil gusto namin maging authentic ng kanilang learning. Mas ibang-ibang feeling kapag nararanasan nila mismo yung totoong buhay sa mundo ng kanilang future job, di ba? Kaya ang pinili namin ay school industry partnership. Next. Yan. Ito po, mag-quiz tayo mamaya, ano? Pag sinabi natin partner institution, tumutukoy po yan sa public or private institutions that are able to really lead their expertise and resources. Na sila po yung mga school, universities, sila yung mga partner institution. Pag sabi work immersion, subject of the senior high school curriculum. Yan. Pag sinabi word immersion, ito po yung subject. Okay? Next. Pag sinabi naman, school partnership focal person. Yan. The person authorized. Ako po ang nalatasan, napapwede wala na maging focal person ng school partnership.
Ako po yung lumalabas, nagre-represent ko from school head, sa labas ng MPNAG. Pag merong communication, anything, pwede po akong pupunta sa labas. So, katawag po ang role ko po, hindi lang teacher, kundi focal person ng work immersion. Ako rin po ang namuna sa mawasigning, naghahanap ng partners. So, reminder lang po, mga kapwa ko magulang, hindi po trabaho ninyo o ng mga anak na maghanap ng partners. Kami po magkakarap ng partners. Huwag po kayong pupunta ko sa anong building para magtanong, pwede po po mag-work immersion ka natin dito? Hindi po yung trabaho yun. Trabaho po yun, okay? So, anamin nyo lang atin na ng orientation. Kasi, may mga nabalitaan kasi ako 2 weeks ago na may nagtatanong sa ibang business establishment. Okay, pwede naman kayo magtanong, pero huwag naman pupunin nyo na yung role ng isang focal person. Okay? So, kanina, just to give information, yan kami ni Shady's Shaw Boulevard, nakapag-suit na kami ng training. So, sealed na po yung MOA. Mag-deploy na po ang Ma'am Jody Nasa after Holy Week. Mid-April, tama, ng mga PBL learners. And GAS, meron po 15 students na GAS na gusto i-apply yung kanilang natutunan kay Mr. Carosa, kay Sir Tabonera, kay Lamortilla, at yung mga PBL teachers natin. So, sila po ay pwede na lumabas. Pero mamaya, papagitan niya mamaya, ano ba ang mga requirements? Mamaya, malalaman niya sa ating susunod na speakers. Work immersion teacher, kumayo nga po work immersion teacher, sila po ang mga kasama ko, masanggako, mga work immersion body yan. Hindi ko po magagawa ang orientation na to kung wala po sila. Palakpakan natin. Of course, with the full support of our assistant school principal, Mr. Ryan Pinay. Na napakasuwerte kami kasi alam ko dapat siya ay patay ka. Pero because of his intention to see you people, to see these enthusiastic parents and guardians, andito ang ating Sir Medina. Sabi nga niya, sabi sa akin ni Sir kahapon I'm visit your orientation. Natuwa naman ako kay Sir. Palakpakan na natin kay Sir Medina. No? Next, work immersion teacher, memorandum agreement. Ito po ay MOA na. Dito yung MOA na sa task at kanina. Ang memorandum agreement na magiging na yung kanina, pinipimahan niya na school at na institution partner. Ito po ang legally binding namin. Nandiyan po yung kasunduan. Hanggang saan lamang ang role ng bata. Hanggang saan lamang ang oras ng kanilang work immersion. Pag lumabas po doon, ay pwede na po tayong magreklamo. So, yung panghawakan po namin yun. Hindi po natin siya palalabasin pag wala pong MOA. Or, ang MOA, minsan, pag short term, memorandum of understanding lang yan. Minsan 6 months, minsan 1 year. Pag long term, MOA. Okay? Memorandum of agreement. Workplace immersion venue. Itong workplace immersion venue, eto yung mga, hello, nagpakinig ka ba? Yes! Sige nga, ano yung sinabi ko? Workplace immersion venue. Ito kung saan po sila mag-work immersion. Yan. Kung sa Lancaster, ang tawag doon, workplace immersion venue. Kung sila ay sa City Hall, workplace immersion venue ang tawag doon. Okay? Kung sila ay sa Max's Restaurant, workplace immersion venue. Kung sila ay sa Yoshinoya, ang tawag doon, workplace immersion venue. So, pangalan lang yun ang brand, ng business establishment. So, itong tawag po dyan. Work Immersion Partner Institution, Supervisor, sa Division Office po yan. Sila po ang monitor ng aming ginagawa sa school. Hindi lang yung pinag, but entire division po. Next, partnership, relationship between partner institution. Ang tawag po dyan ay partnership. Kaya pag sinabi namin, Ma'am Jo, nakahanap ka ba ng partner mo sa work immersion? Pag ganun ang statement, I am referring to partnership ng ibang institution. Okay? Sir Carosa, may partnership na ba tayo sa TECBO? So ganun kadalas ang ginagamit namin. So pag sinabi partnership, tumuto kayo sa relationship ng school at work immersion venue. Okay? Next.
Ayun! Maraming salamat po sa pakikinig. Ulitin ko yung sinabi ni Ma'am kanina. Ma'am, nabanggit ko nila yun eh. Yan. Gusto ko po maraming nabing natin yan. Education is a shared commitment between dedicated teachers. Yan. Motivated students and enthusiastic parents with high expectations. Ma'am, ano mo bang i-expect nyo sa word immersion? Tama, magiging word immersion ang anak ko. Matuto sila. I'm sure yan yung goal natin. Matuto sila sa kanilang pinag-aaralan. Tama po ba, Malet? Tama. So yun yung goal natin. They should apply what they have learned from the school. Hindi lang sa corners of the room. Ito, maraming salamat po. Again, my name is Sir JP, your word immersion program person. Maraming salamat po sa mga thoughts. Thank you so much, Sir JP, for that very comprehensive discussion about word immersion. So, by the way, parents, if you have questions, if you have questions, please reserve your data. As I later, magkakaroon po tayo ng open call. Okay? So now, let's give our undivided attention to supportive and hard-working assistant school to the principal of Senior High School, Mr. Ryan O. Medina. Yo po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatawa po na makikita kayong lahat. Personally, natuwa ko na nakikita ko kayong lahat, kapatinaw. Kasi nung pong mga nakakaabuan, ako po ay merong kapansanan sa mata. Na-operahan lang po ako nung lunes. Kaya po kaya nandito ako. So ngayon medyo mas malinaw na yung paningin ko. Kaya literal yung salita ko na natutuwa ako na makita kayo. Literal po yun. Okay. Sa alam po na ating principal, Sir Hede sa Kingdom, napapasalaman po kami dahil binigay niyo po ng oras itong pagdidipon nito. Ito rin po ay isa na rin sa mga tinitignan namin kung paano na, ano magiging itsura kapag graduation. Kasi, ito umaga lang po, lumabas na po ang net and order regarding sa pensya ng graduation. Kaya po, noon pa lang, na-imagine na namin, kaso ba lahat ng mga magulang sarge kasama ng mga bata. Last time kasi hindi, parang ang nangyari sa amin last time, nung bata nandito, nung magulang, nandun sa grounds, pero malaking TV, doon na lang sila nanonood. Pero ngayon, titignan natin, mukha namang kaya, pero nonetheless. So, narinig ko po ngayong orientation kay Dr. Cassidy regarding sa work immersion. Muli po, ang work immersion po ay requirement for graduation. Hindi po pwede na hindi graduate ang bata na wala siyang work immersion. Kahit na wala siyang bagsak, kahit lahat ng grades niya sa lahat ng subject ay puro line of 9. Kahit pag wala po siyang work immersion or hindi po niya nakompleto yung work immersion, hindi po namin siya pag-graduate. Makakaitin po si Dekit tungkol dyan. Anyway, it's just 80 hours. O sabi nga nitong JP, kung 8 hours yan, kung 8 hours mag-work immersion ng bata, dalawang linggo tapos na yung work immersion. So, madali na lang yun. Okay? So, napakamalat po natin kasi may ganitong klaseng sistema sa senior high school. Kasi noon, yung mga unang taon po ng senior high school, talagang pangibili-bili, hindi po agma yung application of work immersion noon. So dati, yung mga bata pumupunta sa mga opisina, pinagbibigla lang ng kape, inuutusan mag-xerox. So ngayon po hindi. Pag sinabi po namin work immersion, kung ano po yung kailangan nilang maranasan sa loob ng trabaho nila, yun yung
gagawin nila. So, hindi na lang po sinasintay ko ito sa taga-tinda ng kami at taga-photocopy ng mga dokumento. So, napakapalad din po natin dahil marami po tayong nakuhang World Immersion Partners kasi as much as possible po, gusto namin lumabas yung mga bata kasi alam namin na ubay na ubay na yung mga bata din sa loob ng ano, sa loob ng paaralan. As much as possible po, humahanap po kami ng mga World Immersion Partners para po doon sila practice yung kanilang work depression. Pero po, syempre, may mga bagay na tinasaalang-alang kami. O yung iba, maaaring dito na lang din sa loob ng eskwelahan, yung iba talagang lalabas. Pero po, kagaya nga po na nabanggiti Dr. Kasipit, kami po yung naghahanap. Pero po, kung meron po kayong mahanap, o kahit mahanap kayo din, kung meron kayong mahanap na posibleng work immersion partner, halimbawa, kumain kayo sa ganitong restaurant, kapag tanong nyo, tumatanggap po ba kayo ng work immersion? O, pag sinabi nilang oo, sabihin nyo agad sa amin, tapos kami yung gagawa ng memorandum kung pag-ibigin sa kanila. Huwag po ninyong, huwag kayo yung ano, huwag kayo yung kalimit sa sapat doon. Ibigay niyo sa amin yung ano, yung task ng paggawa ng memorandum kung pag-ibigin. So, as much as possible, nakalabas lahat ng mga bata. Ibig sabihin, maaaring hindi sila pumasok for several weeks na nag-work immersion sila. Dati kasi, sa ibang eskwelahan kasi, ang setup ng work immersion, klase sa umaga, sa hapon, work immersion. So, ibig sabihin, from 1 o'clock to 1, 2, 3, 4. 4 o'clock. Pag ginawa namin yung ganong setup, aabutin kayo ng isang buwan para matapos ninyo yung 18 minutes na requirements. Kaya ang ginawa na lang namin, para mabilis yung proseso ninyo, for 2 weeks or so, hindi na muna kayo papasok. Tapusin nyo na muna yung 18 minutes. Tapos, saka na lang kayo babalik sa loob ng MPNAG pagtapos na kayo. Tapos, hindi rin kayo sabay-sabay. Kasi, limitado lang yung work immersion partners namin. So, halimbawa, yung HE1 munang lalabas. Yung HE2, dito muna kayo mag-aaral. Tapos, pagtapos na nila yung 18 minutes, o yung HE1 naman ang mag-aaral, yung HE2 naman ang lalabas. So, pwede ganun yung setup natin. O sige, o dahil lalabas, sana may matatagap po ba kaming alawa? Nakasabak ko lang yan. Kapag wrong, kung wala ko kami po. Okay, originally, yung allowance na natatanggap ng mga bata na 500 is intended for work immersion. Yun ang original na plano ng gobyerno natin, ng pamahalaan ng Magdalino. Na yung 500 ibibigay para sa mga expenses related sa work immersion. Tulad na pamasahe ninyo, papunta dun sa mga work immersion ninyo. Kung hindi kasama sa pagkain ninyo yung work immersion, o may pagkain ninyo. Pero yung ibang work immersion partners, nakakaswerte, lalo na pag na-assign kayo sa mga restaurants, may libreng meals kayo. Pero syempre, hindi namin may ipapangano yun. Okay? So, ang nag-insiste, kung gano'n yung kalalabasan, yung grade 12 lang magkakaroon ng allowance. Yung grade 11, wala. Kasi hindi pa naman sila work immersion. Ngayon, pamamabigyan ng allowance din yung grade 11, tinawag na lang namin siya ang communication allowance. So, communication allowance siya, pero para sa inyo, pang work immersion siya. Para din sa mga gastos sa work immersion. Sa pagkuha ninyo ng medical certificate, pagkuha ninyo ng insurance, pamasahin ninyo papunta dun sa work immersion partners. Kung bibilan kayo, kung kailangan ng uniform para sa work immersion, dun yung nakukunin niyan. Okay? So, oi sir,
may nagtanong sa akin ng magulang na malapit din sa akin, sir. Sabi niya, sir, ilagay niyo po ako sa work immersion na pinabayaran po yung bata. Sir, totoo po ba yun na merong mga partners na imbis na yung bata ang nagbibigay doon sa work immersion partners, may nakukuha yung bata doon sa work immersion partners. Ideally, wala naman po. Pero, minsan, nagkakaroon kami ng swerte. Halimbawa, lalo yung mga nasa restaurant. Pag nagbili ng tip yung customer, bahagian ng tip yung mga nag-work immersion. Pwede yun. Pero, as a nature, hindi naman nagiging kayo, wala kayong matatanggap na bayan dito sa inyong sa inyong work version. Okay? So, marami sa mga paksa ni Sir Kasipit at nandalakay na. However, gaya ng sinabi ni Dr. Kasipit, lahat kayo ilalabas namin. Pero syempre, kailangan pa rin namin sa alang-alang yung inyong kalusugan. Bigyan ko kayo na halimbawa, Sir, paano po ako? Bumis po ako. So, syempre, yung work immersion partner, hindi tatanggap ng buntis yan. Kasi syempre, magka-accidente yung bata, liable siya dyan. So, meron po kami mga alternative sa kung saan pwede dito na lang. Halimbawa, yung bata sakitin. Syempre, pag nalaman yung work immersion partner na sakitin, hindi yan tatanggapin. So, pwede dito na lang sa school sila mag-work immersion. Tapos syempre, pipiliin kami ng mga industries na hindi makakompromise yung safety ninyo. Bigyan ko po kayo na magandang halimbawa. Noong unang taon po na work immersion, meron po kami, actually yung nasa high wheels pa lang ako, yung mga bata namin, pinadala sa Garden of Life. Ano yung Garden of Life? Tapos, nilagay sila doon sa sa lutuan. Cremation! Ha? Cremation! Cremation! Natakot doon yung mga magulang. Bakit naman doon sila ilalagay? Pinulaw namin. So, huwag po kayong mag-iisip, huwag po kayong mag-alala na malalagay po yung bata sa isang work immersion partner na kung saan yung safety niya ay mako-compromise. Another example po, meron pong mga eskwelahan na nakikipag-tie up, lalo na yung may mga bartending na opening. Ngayon, ipinapartner namin sila sa mga bars, sa Greenfield. Wala namang nagpapangang hapon. Wala ka naman ilagay namin sa lado ng 8 to 5 sa bar. Wala namang customer doon. Kaya, yung bar, nagsabi sila na, kung work immersion kayo ng gabi. Oh. Syempre, pag may mga nag-iinom, paano una? Paano pagdalasin yan? At tapag-tipag yung mga anak ninyo? Paano kung halimbawa, hindi lang natapos yung sabang, uuwi kayo. So, syempre, yun. Hindi namin kayo, again, hindi namin kayo ilalagay sa isang work immersion partner na kung saan makukompromise po yung kaligtasan po ninyo. So, ayan, napanggit ko na yung work immersion alternatives. Halimbawa, may batang sakite o kaya may batang buntis. Yun, binibigyan namin sila ng alternatives. So, dahil mag-work immersion yung mga bata, isa rin sa mga work immersion teachers, please reiterate this, bahagi ng work immersion nila yung grooming. Ibig sabihin, yung mga haircut na mga mahaba, yung mga may huling ang buhok, o medyo kailangan na natin siyang sitahin. Kasi kung ngayon, hindi kayo nasisita na mahaba ang buhok ninyo, na huling blanc ang buhok ninyo, syempre, lalabas kayo ng eskwelahan. At kapag lumabas kayo ng eskwelahan, whether you like it or not, nanadala nyo po yung pangalan ng ito. So, ano naman siya, nasa pre-immersion activities naman yun, yung group.
Kahapon, nagkaroon po ng isang meeting, regional meeting sa pagitan po ng division office. Isa po sa mga nabanggit, yung tinatawag natin, yung isang program sa DepEd na Joint Delivery Voucher Program or JDVP. Ngayon po, ano po yung ibig sabihin ng JDVP? Maliban po sa work immersion, ipapasok po, pipili lang po kami ng mga bata na ipapasok namin po sa JDVP program. Kaya ano po pagkakayad ba niya sa hobby namin work immersion? Pag natapos po ng bata yung JDVP, meron siyang NC2. Kasama doon sa JDVP program, yung bayad sa NC2 niya. Kaya yung mga bata na gustong magkaroon ng NC2 sa Pungkili, sa MPS at saka sa front office, pipiliin namin kayo para doon sa program. Pero yung program na yun, kahit gumaduin na kayo, kailangan ninyong tapusin. Kasi nagdaan lang ang budget ng gobyerno dyan. Speaking of graduation, ang tentative date po ng graduation natin ay not earlier than July 10, no later than July 14. So more or less yung second week ng July. So naitakda na po ang pecha ng graduation natin. No, hopefully hindi na noon. Hindi na kasi init noon. Ang magiging problema natin noon yung July at July. Nung last year po, ang graduation namin ni July 4, umulan. So, kaya nung gusto nyo, virtual na lang ang graduation nyo. Bakit hindi kayo ulan? Hindi pa? Okay, so, marami pa po tayong mga activities na sa mga susunod na linggo at buwan. So, ini-schedule na po namin yung Toga Victoria ng inyong mga anak, as well as yung class picture. Nakausap ko na po yung mga bata dito, meron po pong isang buwan na allowance na ibibigay sa kanila, and that is intended for June of 2022. Ibig sabihin po, grade 11 sila noon. So, hindi po muna namin pinapalitan yung cheque kasi iniintay po muna namin yung schedule ng Toga Victoria. Okay lang, pabayad yun. Pag malapit na po yung schedule ng Toga Victoria, papapalitan po namin yung cheque para po at least yung pagayad sa Toga Picture, makakaminos na po kayo doon. Pagkano po pa yun? More or less 310 to 500. Eh, 500 yung ano? Yung allowance na matatanggap ng mga bata ninyo. 310 po yung walang free, 510 yung metro. At least yun po yung presyo ng mga nakakataw. Okay, no? Meron na kayong ano. Tatagdagan nyo na lang na sa kumpiso, may premium na yung picture nito. Lagay nyo sa alta, lagay mo bolila, lagay nyo pangila. Pag hindi pa umuwi yung anak nyo, lagay nyo ng sisi. Alam ko yung malaki yun. So, hindi po ito ang una at huling beses na magkikita tayo kasi po ipapatawag po ulit natin kayo sa susunod na meeting at ang susunod na meeting po natin ay pag-uusapan na po natin yung graduation ng mga bata. So, alam ko kung excited na rin po kayo sa graduation ng mga bata pero syempre, kailangan na natin tapusin yung work immersion. So, muli po magandang hapon po sa inyo lahat. Palayan mo tayo. Thank you so much, Sir Leo, for that very informative message, okay? So now, ladies and gentlemen, it's my pleasure for me to introduce our second speaker today. She is a graduate of Master's in Educational Management, major in curriculum and instruction. She received several national certificates in bookkeeping NC3, event management NC3, Cookering NC2, Bread and Pastry NC2, FOS NC2, FBS NC2, and Trainers Methodology. Her impressive educational background made her more empowered as she won
as International Best Presenter in Virginia, USA Journal Writer of Life Research for Community Development. Furthermore, she is one of the vision writers and content editors of the Learning Movement. Without further ado, it is my honor to welcome to you our second speaker. She is no other than our skillful and gorgeous faculty club graduates and master team crew of TBL Senior High School. Let us all welcome Mrs. Josephine Itiplaza. Thank you so much, Mama Shirley Mangalayas, for that invite. Sa mga kusali mo po sa atin. Okay, gagaling po sa ating mga magulang na natin dito sa ngayon. Sir Ryan Medina, our assistant principal through Senior High School Department, gagaling po sa ating mga cohort immersion, teachers and advisors ng ngayon at talagang napatuloy na sumusuporta iba't-ibang larangan, iba't-ibang path na naibigay ng ating paaralan. At syempre, ang ating mga estudyante, no? At pag-basal, up to the end yata sila dito. But anyway, sabi nga ng Sir Ryan, at ng ating focal person by commercial, Sir Ryan, Dr. Kasiki, magkakaroon ng ano, may separate contribution for you. Please, can you work with that part? Ito pag-usapan, ang mga sa'yo sa akin ay ang frequently asked question. Nakakaulat in regards to word immersion. Nagpapasalamat ko kay Sir Ryan kasi ilan sa mga nabanggit niya kanina is nagbibigyan niya na na kasagutan o nakabunan niya. Okay, simulan ko na rin. Pero kung galing ko po kayong mga talong mamaya, amin po yung sasagutin kung hindi man nadaanan dito sa mga frequently asked questions ko natin. Sige po, sir. May allowance ko ba mga mama? Natanungan na. Nasagot na yan ng ating Sir Ryan hindi na kanina. So, basically, sige po, sir. Nakalagay po yan sa ating Memorandum of Agreement, Section 3, Article 3.2. Sabi dyan, no employer-employee relationship exists between the parties wherein, nor does this agreement create a joint venture between the parties hereto, according not to the journey, shall be entitled to compensation benefits afforded to the employee of work. So, malina po yung nasa mobile natin, memorandum of agreement, nandito po, wala pong allowance na pagiging obligado ang ating mga work immersion na industry partners na magbigay po ng allowance. Okay, another question po, sir. Maaari po pa i-consider ang part-time job as part of their work immersion. So, meron po kami kayo encounter, no? Most especially sa HE, na meron tayo mga working students na nagpapakos sa Jollibee, sa Nagawala, sa mga pinasal. Pwede na po yun as part of your work immersion, no? Kinakailangan lang namin po ay yung certification na galing sa kanilang manager or immediate supervisor together with the complete name, address, and contact number ng kanilang superior o immediate supervisor. Pwede na po yun kasi naano lang sila sa mismo world of work. Pero, ang tanong, yun ba ang kanilang kinatrabaho is related doon sa kanyang specialized course? Halimbawa, siya ay naka-assign sa dining area pero siya ay cookery. So, hindi po kasi siya magkaiba po yan, pero kung siya po ay i-assign, pag napapag-usapan mo ng bata na halasan siya sa kitchen, pwede na po yun. Kasi ang kinakailangan nga po natin sa work immersion is authentic. So, pagkakaroon po sila ng portfolio, sasabihin po nila yan sa amin, na kung saan pinapakita sa portfolio yun, na talagang within 80 hours po,
doon sa industry na sinasuntan ko niya. So kaya maraming tayo doon, ha? Okay, sinise. Pare-parehas po ba yung exercise ng mga bata? Na-discuss at kita kanina ng doktor na si Pete, depende po sa class and specialization ko nila. Sabi niya, oh, yung arts and design, yan na tayong mga report sa CCP. So, fully, na-discuss na po niya. May tanong pa po ba tayo dito? Larami mo yan, pagkakabitin niya ng problem ng thumbs up. Kasi kung tumay pa yung nakikita mo, eh, Aya, thank you so much po. At kaibigan para kanila, eh, naratulong ba na ang hindi pare-parehas ang work version site ng mga ating mga kaibigan? Okay, very good. Meron pa tayo yung alam na yung nakita ko. Okay, good afternoon. Salamat sa muli mong pagbabaliw sa ilong sipang pangalit. Okay, paano po ang paghatid sundo sa mga bata? Meron po ba silang service na pinag-provide ng school? Wala po. Kasi hindi na po yung kanilang communication allowance according to Ryan, yun po ang namin hindi as part of their allowances po sa work manager. Basically, kahit naman po kayo naranasan naman po kung kayo unang nakaka-apply po kayo ng trabaho, inihahatid ka pa po ba ng payment mo, sir? Hindi na po. Mga ilang taon po kayo ng naiinto kayo o nagtrabaho po kayo? Brother, hindi na po kapatid na. Thank you so much, Mami Lassan. Siguro po na nasagot na yung mga katulungan sa inyo, no, parents. So, ngayon po, i-open up namin ang floor for questions po. May mga katanungan pa po ba, dear parents? Good afternoon, mga friend. Almost 2 hours ang ating meeting ng working immersion ng MPNAG. Sa ngayon, malapit na po magtapos ang aming meeting, mga friend. Magandang hapon, mga friend. Sana panoorin niyo po ito. Ano po, ma'am? May gitas ka? Mayroon po, ma'am. How about the news? Okay, doon sa nakausap natin na tickets ng Manila City, sa kanila po ay dalawang pinapatipad kung ano po yung kontrata natin sa kanila. So dapat, as much as possible, ang mga bata po natin ay malakas, no? During the two weeks period po nila sa work immersion. At hindi po kasi nyo, hindi ka ng extension, no? Ng ating mga work immersion partners. Kasi kawa pa naman po, ulang na susunod pa mga partners. Okay. Nagkasakit. Nagkasakit, pero kasi ang hinahin namin dyan, is yung computation ng number of hours, na 80 hours po, nakalabas sila. So, kung bali naman po ang reason, ilang araw na yan? 2 consecutive absences provide medical certificate. Pag nangyari na kayo, regarding sa medical, meron po kang required hospital na para doon lang sila magpa-check up or laboratory? Okay, wala naman po kung saan yung kaya ng budget na magpa-lab. Okay lang po sa atin yan. Ang hindi na naman natin yan is complete work na ba? Kaya gamit nyo po. Complete to work. Nasabi ko po ba ang maraming sila? Sir, sa kanin, sir? Ayan.
po ba kailangan ng Kailangan nga matapos yung ano, 2 weeks nila para makagraduate eh. Kahit wala kang bagsak, pag wala kang ano, nakwento nga magtatanong. Requirement ko ng requirements nga. Kailangan kumplituhin yung 2 weeks na 80 hours. Next year na graduation. Hindi nga pwede. Kailangan. Doon wala ka rin namang gagawin eh. Sabi ko kasi, ang dami nila kanina dun eh. Bumaba ako kanina. Isa ko ako sa work immersion advisor. Kakalit namin niya, nakikipot na lang. Sabi ni sir, daming ano, kasama si Ate Lisa din sa labas. Ayun, taga MPNAG. Estudyante, hindi, guru, bayan. Nasa bayan. Ewan ko lang yung bayan or maraming school eh. Yung... wala pang ano eh, HA pa lang pinalabas eh. Ang alam ko, nakalabas pa lang, bayan pa lang. O, bayan. Actually, tanongin po sa inyo nga, kung makakagaling pa, tsaka kung makakapit pa sa limits niya, yung work immersion. Although, ang work immersion po ay isang requirement for graduation, hindi po siya requirement for honors. Yung pulitinin namin ito ha, requirement po siya for graduation, pero hindi po maka-apekto yung grades niya sa kanyang ranking sa honors. Ibig sabihin, kahit pag 95, 98, 99, 100 ang inip niya sa work immersion, hindi niya maka-apekto yung grades papunta sa honors. Pero, meron tayong award sa graduation, may tiyatawag natin na best in work immersion. Yun na lang po ang matatagal ng bata. Kasi syempre, kinilalari pa rin po natin yung effort ng mga bata na nangyayon sa work immersion. Meron po kami mga kwento na kung saan, hindi pa po mag-graduate yung bata, kinukontrata na ng work immersion partner na ko, pagka-graduate mo, mag-apply ka sa amin, pupunin ka na. Meron po kami mga kwentong ganyan. Kaya po, huwag po yung sana ipagsawalang bahayan ng mga anak ninyo yung sa work immersion. Ma'am, meron akong tanong. Oo. Kung natin hindi ko alam yung sagot. Ma'am, halimbawa, gusto kong matapos na maaga yung work immersion ko yung BTPT. Pwede ba ako lumampas ng 8 oras isang araw? At saka, pwede ba akong mag-work immersion ng Sabado ng Linggo? Para lang mas maaga akong matapos. Sige ma. Maganda na yung answer. Okay, pwede po ba lumampas ng 80 hours? Oh, pwede po. Ay, 8 hours po. 8 hours isang araw. So basically po, ang kaya ng hindi po. Pero hindi hindi. Para lang matapos ang nagdagan, kasi Monday to Friday nga lang. Pero yung mga office na si Tio, wala na magkakasin. Mga ano lang yan, mga restaurant lang. Ang bawat work immersion partners natin, ito yung sample pa sa schedule. 8 to 4, ito yung mga window ng schedule. 8 to 4, 9 to 5, 10 to 6.
ginagawa mo. Iba-iba yung schedule. So, hindi po po yung second. Pwede po ba? Pwede po ba ng weekend? Meron po. Depende po sa kanilang schedule. Kasi may off duty naman sila ng weekends. Naku po, ay po. For example, ang off duty po niya is Monday. So, dahil hindi makagawa po siya ng Saturday, Sunday. Depende po kung ano po off duty ang maka-assign po sa kanila. Okay? Bilang tanong po sa 8 hours, meron po, ang kalabog po natin yung labor po. Kasi sabi sa labor po, 8 hours lang po ang trabaho. Na kahit kayo po, kahit po kayo ang dinamin ng empleyado. Kasi may mga bata kami na na-experience sa talagang willing silang mag-extend ng 2 oras. Eh ano ba naman yung 2 oras araw-araw? Pinatuloy, hindi may isang oras, may isang araw lang na awas. Hindi po, violation po yun ng labor po. So, hanggang 8 oras po, pwede po mas onte sa 8 oras, pero po, hindi po lalampas ng 8. Tapos po, yung Sabado, well, depende po yun sa partner. Mami pong susulatan kayo ng work immersion partner kung sakali po yung bakakikusap nila sa inyo na pwede po pong mag-duty yung anak ninyo ng Sabado nito. Halimbawa, meron po pa short. Yan. So, kung kayo makaka-upgrados nyo sa oras, ay depende. Yun po. Pero depende po yan. Pero yung halimbawa, yung mga sa EPF, sa state, usually mga ito party yan. Ang mga work immersion partners na naman po na minsan na nag-uugi ka ng Sabado dito, yung mga yung nasa food services, yung sa mga restaurants. Lalo po pag natapat na holiday yung work immersion nila. Oh, another question. Sir, pag natapat po ng guest sa opisyal, yung work immersion po natin, diba sabi ni Ma'am kanina, pag walang pasok ng bata dito sa swelakan, wala may pasok sa work immersion. Halimbawa, may iwan. Diba labor period? Walang pasok dito. So, obligado ba yung bata na mag-work immersion ng labor period? Hindi. So, depende po yan. Mami, kung hindi, sa amin, kung hindi po, hindi po. Pero maaari kayo pakiusapan ng work immersion partners nyo na napaka-pwede siyang pag-duty. Lalabas yun. So, siyempre, medyo hihilit ka lang kayo dyan ako. Baka naman na, papapasukin ko yung anak ko ng request sa official, pero baka pwede. Wala ka po yan. Ayun. Asi, ito. So, actually po, apply po kami ng TOFP scholarship for the week 2 na namin. Nag-reward na yung TOFP scholarship na medical certificate. So, yung medical certificate po na medyo magkakalang kailangan po ba ng medical certificate sa pag-apply ko sa recognition sa Alabama. Kailangan po po namin ang updated na medical certificate or yung data? Oh, updated! Updated! May mga pero 6 months ang validity. Depende. O expired na. Expired na. Ilang kung wala pa naman 6 months? 3 months. Pasok pa yun. Depende. Depende kasi. May mga x-ray 6 months. Yung urinalysis ay hindi po huwag ako expired dito. Baka may nakakalat. Ano po ba ang validity ng 1 month. Sa buwan lang? Ang inalagay ko po ay pangalan ng parent or ng guardian.
pagpianhan ko na lang ng white corrector. Kami po ay lumitin parang sa accident na nito. Pangalan nila po parang sa Taylor, Georgia, pangalan nila ng bata. Tapos, hindi naman po kung si baba. Hindi naman ang parents si baba. Question po. Wala na po. Wala na po. Okay, ayun po. Ayun din. Before we close the program, may we call on Mr. Junior Lester. Una po, pasasalamat po ng aming mga department sa inyong mga lahat. Ito po ay sasabi pa natin na simula ng pagbabawas. Ayan mga friend, tapos na ang aming meeting ng work immersion ng MPNAG. Sana panoorin niyo mga friend. God bless us all. Thank you. Bye-bye. See you in my next vlog mga friend. Salamat. Guys po, share to push ito. Makikita po tayo sa graduation. Makikita po sila ng aakyas at aakyas sa stage. Para po po sila kailangan ng diploma. Nawan, tuloy-tuloy po yung suporta ninyo sa inyong mga anak. Dahil hindi mo naman mag-